You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Naging controversial nga ang pagsampa ng kaso ng lawsuit ng Viva kay Nadine Lustre at dahil nga dyan, iba't iba nga pong reaksyon ng mga netizen. Si Manay Lolit Solis ay nagbigay din ng kanyang opinion about dito at sa kanyang Instagram, sinabi niya na usually salve yung mga talents na hindi contented at maraming complaints, hindi talaga nasasatisfy kahit ano pang ibigay mo at marating nila. Pwede siguro na valid yung iba nilang reklamo. But mas mabuti na sila din i-reassess ang kanilang working attitude. Give and take ang tagumpay. Totoo na kung wala kang talent, wala kang mararating. Totoo ding yung bakit yung iba hindi naman napasikat o wala namang narating. Pero hindi naman ako maniniwala na ikaw lang pwede mong pasikatin ang sarili mo. Sa umpisa, kailangan mong lahat ng tulong at maswerte pag nag-click ka agad. Hindi pwede na ikaw lang mag-isa. Walang tumulong, sisikat ka. So, sad na pagkatapos ng hirap ng Viva, magkakaroon sila ng problema kay Nadine Lustre. Sad pag isang talent at ang kanyang management hahantong pa sa korte dahil hindi nagkaintindihan. Maganda ang record ng Viva sa pag-aalaga ng mga talents. Maayos silang kausap at isang malaking bagay ang nagawa nila for Nadine and James Reed. Kumbaga, yung pag-start ng karir nila sa Viva nang galing. Kaya sana maayos ang lahat ng magandang pag-uusap. Matagal ang court battle. Masalimuot, mas mabuti pa ang magandang settlement. Mas madali, best for Nadine and Viva, best for all. Anyway, maraming nagsasabi ng netizen na talo talaga dito si Nadine Lustre. Unang-una, sa pagbabayad ng abogado. At kailangan talagang magbayad ni Nadine dahil hindi naman yan libre. Ikaw ay talaga namang dedepensahan ng iyong abogado kung the price is right. Yan po ang sinabi ng ilang netizen. Meron namang ibang sinabi na sana nga daw ay makipag-ayos na si Nadine Lustre sa Viva. Dahil sa ngayon, kailangan niya talaga ng career. Kung magkaroon nga po daw man ng kanyang paglaya itong si Nadine, eh mahihirapan ito. But anyway, pumayag naman kaya ang Viva na tanggapin muli itong si Nadine Lustre. Matapos nga na ito ay walang paalam na agad-agad ay biglang umalis sa poder nila. Ang ilan ay sinabing kung inalagaan lang daw ng Viva si Nadine Lustre. Kaya naman ang ilang netizen ay dinipensahan ang sinabi na ito ng netizen sa side ng Viva. Sabi nila ni hindi na nga siya nakabakante. Palaging may nakalaang project para sa kanya. Yun lang, consistent ang issue ng pagiging masyado daw na choosy ni Nadine Lustre. May nagsabi ba na actually puro flop ang kanila nga pong movie or ang kanyang movie? At ang iba ay ipinull out sa sinihan at isa pa. Pero hindi siya itinapon ng Viva. Siya ay nananatili na talent at sinabi nga ng iba na napaka-effective daw kasing actress ni Nadine kaya naman hinahabol siya ng Viva. Well, sabi ng isa, you're right. At kung hindi maganda ang palakad ng Viva, eh nandyan si Sarah G, Mateo at iba pang malalaking celebrity. Siya lang ang nagka-problema. Tumaas lang talaga ang ere. Yung isa naman yung sinabi, dapat kang magtaka, okay, eh bakit naghahabol ang Viva? Dami nilang magagaling na talent. Sabi mo nga, isip-isip din, bakit nila hinahabol si Nadine? Kung choosy siya, dapat lang may talino siya. Alam niya kung ano ang project na kaya niya. Hindi hinahabol yon, sabi ng isang netizen. Dahil magaling siya, kapag may kontrata kang pipirmahan, kailangan tapusin mo yon. Yon ang alam mo, pera-pera lang ang katapat niyan. Sabi ng isa, basta yun lang ang point ko. Hindi siya pinababayaan, isa kaya siya sa ace ng Viva. Since hindi siya nakabakante. Noon pa man, ang daming nagsasabi na may attitude problem daw talaga silang dalawa ni James. Kaya yung ibang directors, ayaw silang kunin kasi puro negative daw ang naririnig nila from other directors na nakatrabaho ng dalawa. Agree, kasi sa pagkakaalam ko, bayad na sila. The moment ata na nag-sign sila ng contract, pinabayaran na sila kaya hinahabol sila kasi lugi yung company. Tumanggap sila ng bayad tapos hindi tatapusin. For sure, millions yon kaya talaga nga habulin sila. Agree, kasi yan pa ang sinabi ng netizen. Ang isa naman ay sinabing that's true. Lahat ng kondisyon na gusto ni Nadine binigay na sa kanya. Sila ang naghahabol, hindi sila naghahabol kay Nadine, kundi hinahabol nila yung kontrata. Mabuti naman ang pag-aalaga sa kanya. Di siya nakabakante compared to others. Flop lang talaga ang mga movies niya. Laki din ang lugi ng Viva to her. Never Not Love You, di naman nag-blockbuster. Ulan, super flop, Indak, One Day lang.
days showing lang, pulled out agad sa mga sinehan. Concert abroad, wala nang kumukuha. Saan lulugar ang Viva? Huwag malunod sa isang basong tubig, di lang sila ang contract star ng Viva. Yan. Yan po ang naging komento ng mga netizen. Well, ano po ang masasabi nyo about sa naging advice ni Manay Lolit Solis na sana nga daw makipag-settle na lang itong si Nadine sa Viva? Well, tignan po natin kung ano nga po ba ang mangyayari sa mga susunod na kabanata. Yan po ang ating showbiz na update. And thank you for watching. Images are all credited to the respectfully owners.